Ayon, mapagpalang araw po muli sa inyo mga kabayan. Ito po muli inyong ligod, si Luisito Castillo. Opo, hipo na naman yan, oh. Sweet, spicy, shrimp with salted egg. Ko, sarap niyan. Iyon, oh. Ayos na ayos yan, mga kaibigan. Ito po'y wala. Na-invento ko lang. Baga, parang... Ano kaya masarap na luto ngayon dito sa hipon? Eh, nakakita ko ng itlog na maalat. O, saka yung hipon. Eh, di pagsamahin ko. Siya nakakita sa amin loob ng rep, eh, di. Ayos di, katalo rin, eh. Kaya, nagustuhan din ang aking mahal na misis at ng aking anak na si Charles. Nakaw. Di got sold out iyan. Was-was. Kaya, mga kaibigan, sigurado ako, magugustuhan nyo rin to, kaya subaybayan nyo lang yan. Panoorin nyo na kung paano gagawin ko dyan. Pasok muna ang intro nang magkaalaman na. Aray na, oh, ating kailangan mga kaibigan, listahin na. At siyempre, talaga nang napakasimple lang yan. Siyempre, unang-una, nandyan ang ating hipon. Meron po tayo dyan sibuyas, bawang at kamatis. Gagamit din po tayo dito ng 7-Up o Sprite kung ano mang gusto nyo. Meron tayo dito yung itlog na maalat, dalawang ginamit ko. Meron tayo dyan talbos ng sibuyas, siling haba, ketchup, black pepper to taste, at margarine. Wala pong salt akong gagamitin dito dahil siyempre salted egg ang ating gagamitin pampalasa. Kaya masarap yan. Kaya let's go mga kaibigan. Unang-una siyempre mag-ready muna tayo ng ating kawali. Itong ating kawali ang ating gagamitin lutuan. Siyempre dyan tayo magigisa ng mga kaibigan. Painitin lang natin yan. Lalagyan natin dyan ang ating margarine. Alam nyo baga mga kaibigan kung bakit ko ito naisipang lutuin? Wala. Nagpagbukas ko baga ng aming refrigerator, ang nakakita ko yung itlog na maalat. Sabi ko yun ako. Ano kayang ano naman? Eh, nakita ko rin yung aming hipon nasa freezer. So, sabi ko, teka nga. Gawan ko nga ito ng magandang twist. Ating inventuhin itong recipe na to. Pagsamahin natin to, parehong masarap. Kaya dalong lalabas dito siguradong delicious. Kaya nagustuhan naman talaga ng aking mga anak at ng aking sinisis na walang kahilig-hilig sa hipon. So yan mga kaibigan, unang-una, nilagay muna natin ang ating margarine. Pagkatapos, isunod natin ang ating bawang. Let's start sauteing. So, after po natin masute ang ating bawang, medyo nag-brown-brown na yan, isunod na po natin ang ating sibuyas. Bawang pa lang, mabango na. Igisa mo pa sa margarine. Ayan, haluin lang po natin mabuti itong ating sibuyas, bawang. Siyempre, pagkatapos po niya, susunod po natin dyan ang ating kamatis maya-maya. Siyempre, yung kamatis, yan nagbibigay din ng lasa, magandang lasa sa ating nilulutong ito. Naalala nyo ba guys, yung kamatis talagang mayama sa lycopene yan, kaya maganda sa ating health yan mga kapatid. Panlaban sa cancer, kumbaga maiiwasan kung mahilig ka dyan sa kamatis. So yan, hulog na natin ang ating kamatis. Yan pong aming cherry tomato. Kaya talaga matamis-tamis na maasin-asin yan. Talagang masarap. Tapos lagyan natin ng paminta. Ayan. Maraming paminta na palagay dyan. Ha? Binigburan ko rin yan ng flakes ng ano eh. Ng tawag dito. Sili mga kaibigan.
kaya nga spicy. Ayan, haluin lang po natin mabuti yan. So once na maluto po yung ating bawang, sibuyas at ang ating kamatis, pwede na po natin isunodian ang ating hipon, mga kaibigan, once na naluto po yan sa ating pagsusuti na yan. Mga kaibigan, talagang itry nyo po ito. Sa palagay ko talagang hindi kayo magsisisit na parin ito kay Luisito Castillo. Siya lang pong gumawa niyan. Yung bagang pagsamahin mo yung hipon na masarap, kahit anong luto na may masarap, pakuluin lang sa spread siya, 7 up, pwede na, iihaw, masarap. So, talaga naman, ilalahukan pa ng ating miss na miss din lagi itong itlog na mahalat. Ibigay, sold na. Ayan, matapos po natin ihulog yan ang ating ating hipon, mga kaibigan, ihalo-halo lang po natin yan. Hintayin lang po natin maluto-luto yan, magkabilang side na yan. Ayan, ilalagay na rin po natin ang ating tomato ketchup. At ang ating 7 up, mga kaibigan. Isa po nagbibigay ng sweetness, napakaibang taste sa ating lulutong ito, mga kaibigan. At haluin po natin mabuti. At isi-simmer lang po natin yan mga 5 to 10 minutes, mga kaibigan, hanggang sa maluto po yung hipo na yan. Kung mapapansin nyo po, wala po akong nilalagay na sili na salt dyan, ha, asin. Dahil yan po, ang magpapalasa po dyan ng alat ay itong ating, sinabi ko nga, itong ating salted egg. Hindi ko masabing itlog na pula dahil ayan po ay puti. Pero maalat po yan. Ayun. Salted egg po. Ang tawa ang baga. So habang hinihintay po natin maluto-luto ang ating hipon, simmer lang po natin yan. Ito po namang ating itlog ay ating hihiwa-hiwain. Ayan o. I-divide lang po natin yan sa 6. Na divide-divide 6. Ayan. Ayan o. At maya-maya po yan ating ihuhulog yan pag naluto-luto na po yung ating hipon. Ayan, mega love shoutout po dyan sa ating mga kaibigan dyan all over the world. Hindi ko na kayo isa-isahin. Kayo lahat, mga insang ko dyan, my brother and sisters, mapamuslima, mapakristyan, ang aking mga kapatid from around the world, from USA, hello Ate Maris and family from Italy, Kuya Andy and family, Ate Bebe and family sa Philippines, ang aking Ate Mabel, hello, at ang aking si Bunso, si Pangs, Emma, hello, and your family, at especially ang aming inay, hello Inay Rusing, miss you mother, I love you, see you soon. Kaya mga kaibigan, ayan, once na medyo naiga-iga ng konti ang ating hipon, nag-evaporate ng konti ang ating sabaw, ilalagay na natin dyan ang ating itlog na maalat na siya pong magpapalasa dyan sa ating nilulutong hipon. Sweet, spicy, chewing with salted egg. Alam nyo po yan, pag natunaw yung itlog niya, yung pula-pulang yan, natunaw at sumama dyan sa sauce. Oh, ang pagkakabisa po niyan, mga kaibigan. Talagang yung kanin mo, eh talagang ulam na ang sauce, mga kaibigan. Parang ipapanghimagas mo lang yung hipon. Kaya, yan, napapalaway na rin ako eh. Ayan, mega shout out din po sa ating mga taga-subaybay dyan, ang walang sawang sumusubaybay, mga kumparihan, kumarihan sa Pilipinas man, kung saan man panig ng mundo ko'y naroon. Hello, hello sa inyo dyan, sa ating lahat ng mga kamag-anak, may kamag-anak sa father side, mother side, sa aking mga kamag-anak sa kung saan man panig, hello, hello sa inyo lahat dyan, sa kamag-anak ni misis,
Hello everyone. Ayan, sana po'y na-enjoy nyo mga pinapalabas ni Ka Luis Luisito Castillo. Ito po talaga'y kakaiba ha, mga kaibigan. Subukan nyo po sa inyong tahanan at may enjoy nyo. Sabihin nyo salamat Luis at may bago na naman akong natutunang recipe. Ayan, ilagay lang po natin ang ating siling haba. Medyo manghang din po yan pag kinain, ha? Kaya wait lang po natin yan. Simmer lang natin ng mga at least 1 to 2 minutes at ready na ang ating sweet spicy shrimp with salted egg. Kaya let's go. Plating na po natin yan, mga kaibigan. At atin ang huhusgahan yan maya maya. At ang isang bandihadong kanin din ay katalon, ha? Mapabahaw man yan. Kahit bagong sinain, ha? Umuusok-usok, mga kaibigan. Ewan ko naman pagka hindi ka napatakandi yan. Patakaminkin yan. Ayan. Yun ang sauce na sinasabi ko, mga kaibigan. Yung sauce na yan. Nandiyan ang manamis-namis. May anghang, konting anghang. At yung saltiness ng itlog na maalat ay tama ang mix kombinasyon ng mga yan, mga kaibigan. Pag napagsama-sama mo ay mapapawaw ka dyan, mga kaibigan. Tapos habang kumakain kay kakagatin mo yung siling iyon, sisipul ka, mga kaibigan. Kaya hope nagustuhan nyo po itong ating panibagong recipe, mga kaibigan. Budburan pa ng garnishing ng talbos ng sibuyas na sariwa. Halina. Edigat. Iyo. Parang professional. Nilinis pa ang plato. Ladies and gentlemen, our sweet spicy shrimp with salted egg. Nawa po yung magustuhan, mga kaibigan. Nagustuhan at mapapawaw ka, extra rice pa dyan. Kaya please don't forget to subscribe, like, comment and share, and hit mo na rin yung bell button para lagi kang updated sa mga ganyang recipe, paiba-iba, kakaiba. At nang hindi ka mapag-iwanan ng sarap ng luto sa kusina ni Ka Luis. Ayan, mga kaibigan, maraming salamat po muling lahat sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin, napakarami niyo po. God bless us all. At huwag kakalimutan sa mga hindi pa na-subscribe dyan, baka naman please hit the bell button na rin. Ayan, sarap niyan. Tawagin ang ating mga anak at dali. God bless us all. Bye-bye.